Hindi maganda o gaga si Brandon sa pagtakbo papunta sa tricycle-an ng mga sandaling yun. Wala siyang pakialam kahit na basang-basa na siya ng ulan sapagkat ang mahalaga lang sa lalaki ng mga oras na yun ay makatawag siya ng tricycle. Tricycle! Tricycle! Pasigaw niyang bigkas habang tumatakbo palapit sa nasabing terminal. Hindi naman siya gaanong marinig ng mga naroon dahil sa malakas na ugong ng ulan. Nakatanaw lang sa kanya ang iilang taong naroon habang binabasa ang kilos ng kanyang katawan. Kumaway-kaway ulit si Brandon habang palapit sa nasabing tricycle-an. Tricycle! Kailangan ko ng tricycle! Nang mapansin siya ng isang ginooy, dali-dali nitong kinalabit at sinenyesan ang lalaking nasa unahan ng pila. Nang maunawaan nila ang nais pakahulugan ni Brandon, ay dali-dali ngang umandar ang tricycle palapit sa kanya bago pa niya marating ang terminal. Madali ang sumakay si Brandon sa likod ng nagmamaneho saka aligagang nagsalita. Madali po kayo! Doon po! Saka siya tumuro ng diretso na kaagad namang tinahak ng motorista. Emergency po! Ang anak ko! Pakabilis lang po! Emergency po! Kita sa mukha niya ang matinding takot at pag-aalala na parabang maluluha na rin. Hindi naman umimik ang ginoong motorista. Nagmadali lang ito sa pagtahak ng daan katulad ng bilin ni Brandon hanggang sa marating na nga nila ang tinitirhan niya. Kaagad bumaba si Brandon at dali-daling pumasok sa loob ng kanilang bahay habang pasigaw na nagsasalita. Bianca! Bianca! Madali ka! Nandito na ang tricycle! Bianca! Dali mo na ang anak mo, bilis! Paglabas ng mag-asawa sa kanilang bahay ay tanga na nga nila ang 10 taong gulang na si Boy, ang nag-iisa nilang anak. Balot ito ng makapal na kumot at kita sa itsura't balat ng batang lalaki ang matinding pamumutla. Habang pinapayungan ay nakaalalay si Brandon sa kanyang asawa. Pupunta na tayo sa ospital anak, kapit lang! Tila naiiyak niyang bigkas. Anak! Anak! Naiiyak ding sabi ni Bianca habang bitbit ang batang lalaki. Nang makapasok sila sa tricycle ay mabilis nagmaneho ang motorista. Napansin kasi nito na hindi talaga maganda ang lagay ng bata, kaya naman kahit maulan at delikado ang magmaneho ng mabilis sa kalsada ay ginawa niya pa rin yon. Kailangan na kasing madala ng batang lalaki sa paghamutan. Kapit lang anak, malapit na tayo! Panay pa rin ang yakap ni Brandon sa batang lalaki na ng mga sandaling yon ay tirik na ang mga mata't namumutla na ang muka. Pagkababa, si Brandon naman ay sinesenya sa ng mga taong nadaraanan nila na tumabi muna dahil nga sa emergency ang kanilang sakay. Nang makarating sila sa emergency room, ay dali-daling binitbit ng mag-asawa si Boy. Utang na loob! Tulungan niyo po ang anak namin! Umiiyak at nagmamakaawang bigkas ni Bianca pagkalapit sa isang nurse. Sigur na po! Iligtas niyo po ang anak namin! Sigunda pa ni Brando na hindi na rin alam halos ang gagawin. Naiiyak na rin siya katulad ng kanyang asawa. Kagad namang inasikaso ng mga nurse si Boy matapos itong mailipat sa isang hospital bed. Napayakap na naman si Bianca kay Brandon habang pinagmamasdan nila ang anak na ng mga oras na yon ay hindi na talaga maganda ang kalagayan. Ang anak natin, Brandon, si Boy, anong nangyari kay Boy? Ayoko mawala siya, Brandon, ang anak ko! Wika ni Bianca sa pagitan ng pag-iyak. Pilit naman siyang inaalo ni Brandon kahit maging ito man ay napanghihinaan na rin ng kalooban ng mga sandaling yon. Mahigpit niyang niyakap ang asawa at saka nagsalita. Makakaligtas ang anak natin. Mabubuhay siya, Bianca. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Mabubuhay siya! Naiiyak ding bigkas ng lalaki. Matapos ang madrama nilang tagpo, ay pansamantala muna silang pinalayo ng mga nurse sa lugar na yon. Pinaupo muna sila saglit sa waiting area para hindi makasagabal sa mabilisan at paunang lunas na isinasagawa sa anak nilang si Boy. Nung isinilang si Boy, ay nadiskubre na mayroon talaga itong buta sa puso at mahina rin ang bagay nito. Epekto kasi ito ng mga gamot na ininom noon ni Bianca dahil hindi niya namalayan na nagbubuntis na pala siya noong mga panahong yon.
Ayon pa noon sa nagpaanak sa kanya, ay sensitibo ang kalagayan ng bata na kapag nagkaroon ng sakit ay maaari agad magkaroon ng komplikasyon na nangyari na nga ngayon. Ilang araw na kasing pabalik-balik ang lagnat nito, hanggang sa kaninang hapon bago umulan ay nanamlay na ng tuluyan ang batang lalaki hanggang sa kinumbulsyon na ito, dahilan para agaran nilang madala sa ospital. Habang naghihintay sa waiting area ay hindi pa rin mapigilan ni Bianca ang maiyak dahil sa takot na baka nga mawala ang kaisa-isa nilang anak. Nung dumating naman doon si Brandon matapos makapagbayad sa tricycle driver ay kaagad niyang niyakap ang asawa at muli itong inalo. Taan na Bianca, taan na. Mahina niyang sambit na pinipigil na muling pumatak ang mga luha. Magpakatatag tayo, lakasan natin ang loob natin para kay Boy. May awa ang Diyos kung anong kalooban niya, mangyayari yun. Dahil sa mga sinabing yon ni Brandon ay hinigpitan ng babae ang pagkakayakap sa kanya. Hindi, hindi ko kakayanin kapag nawala ang anak natin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Bianca. Ginagawa ng mga doktor ang lahat para mailigtas si Boy. Gagaling din ang anak natin. Maniwala lang tayo, manalig tayo. Mas sumigpit ang yakap ng babae kaya hindi na halos natapos ni Brandon ang kanyang sinasabi. Ayoko ba wala si Boy? Hindi ko kaya, Brandon. Ang anak natin! Ang anak natin! Pumalaho na naman ang pag-iyak si Bianca. Hindi, hindi siya mawawala. Hindi mawawala ang anak natin. Hinimas-himas ni Brandon ang asawa sa ulo habang nakayakap ito sa kanya ng maigpit. Tahan na, Bianca. Tahan na. Habang naroon sila sa waiting area ay mas lalong lumakas ang buhos ng ulan. Sinabayan ito ng sumisipol na ihip ng hangin kasunod ng pagkulog at pagkidlat na mas lalong nagpaingay sa madilim na gabi. Patuloy na naghintay ang mag-asawa sa magiging resulta ng paggagamot sa kanilang anak. Labis ang takot at panalangin ng dalawa na sana ay malunasan ang kanilang anak. Ilang saglit pa nga, sa kalagitnaan ng malamig at maulang gabi, ay nakarinig sila ng kumusyon sa emergency room. Kaagad kinutubahan ng mag-asawa kaya naman patakbo silang nagtungo roon. Kaya nakita nila ang doktor at ilang nurse na nagsusuri kay Boy. Tumambad sa mga mata ng mag-asawa na ginagamitan na ng defibrillator shock ang kanilang anak. Kapansin-pansin din na aligaga at abala ang doktor at mga nurses kaya kinabahan na rin si Brandon at Bianca. Lalo na nang makita nila na unti-unti nang bumababa ang lifeline ng batang lalaki sa monitor. Ano pong nangyayari? Kinakabahang tanong ni Brandon na lumapit sa mga nurses pero hindi siya pinansin ng mga ito. Bagkos ay pinalayo muna siya ulit para hindi makaistorbo. Brandon, ang anak natin! Pasigaw na bigkas ni Bianca na pumapalaho na naman ang iyak. Boy, anong nangyayari sa anak natin? Hindi na tumigil sa pag-iyak ang babae. Niyakap naman siya ng maigpit ni Brandon hanggang sa masaksiya na nga nilang mag-asawa kung paanong nag-flatline ang buhay ng kanilang anak mula sa monitor nito. Dahil doon ay mas lalong pumalaho ng iyak si Bianca. Ay, ang anak ko! Unang pigati niyang sambit habang malakas na umiiyak. Hindi! Ipas niyo si Boy, please! Utang na loob! Ipas niyo ang anak ko! Sinubukan niyang lumapit sa anak, kaya lang ay inawat na siya ni Brandon at niyakap na lang ng mahigpit. Sinubukan din ng doktor na ulitin ang defibrillator shock, subalit wala na talagang ubra. Nag-zero ang heartbeat ng batang lalaki. Malungkot na hinarap sila ng doktor at iilang nurse bago banggitin ang oras ng kamatayan ng batang si Boy. Namatay ang kanilang anak eksakto 10:00 ng gabi sa kalagitnaan ng malakas na buhos ng ulan. Boy! Sigaw ni Bianca na nagpumigla sa asawa. Hindi naman na pinigilan ni Brandon dahil ramdam niya ang sakit ng kalooban dahil sa nangyari. Inalug-alug pa ng babae ang anak at hinimas-himas ang dibdib nito sa pag-asang maisasalba ang batang lalaki. Subalit wala pa rin nangyari.
Dahil doon ay malungkot na minasdan na lang ni Brandon ang asawa at saka ito niyakap ng higpit habang umiiyak. Tama na, Bianca. Tama na. Mahina niyang bigkas habang pinipigilan ng asawa sa ginagawa nito sa anak. Wala nang anak natin. Hindi, Brandon. Hindi. Halos magwala na si Bianca dahil sa nangyari. Hindi pa patay si Boy. Hindi pa patay ang anak natin. Hindi siya patay, Boy. Muli niyang inalog-alog ang anak sa balikat bago ito yakapin ng maigpit. Sinubukan naman siyang pigilan ni Brandon pero nagpumigla siya kaya hinayaan na lang siya ng asawa. Mahal, Bianca, tama na. Tila nangihinang bigkas ni Brandon sa asawa. Nang magsawa na si Bianca ay napaupo na lang ito sa sahig habang naglulupasay na parang bata. Nilapitan na lang siya ni Brandon saka inawat at pilit na itinayo. Bianca, tama na utang na loob. Tama na. Nagpatuloy naman ang babae sa paglulupasay. Kaya sa huli ay hinayaan na lang din siya ni Brandon. Sabay silang pumalaho ng iyak dahil sa sinapit ng kaisa-isang anak. Nang gabing yon ay labis-labis ang pigati ng mag-asawa dahil sa sinapit ng kaawa-awa nilang anak. Wala silang nagawa kundi tanggapin na namatay na nga ito kahit pa masakit yon sa kanilang mga kalooban. Tila sumabay din ang kalangitan sa pagdadalamhati ng mag-asawang Brandon at Bianca Gigintuan. Mas lalo kasing lumakas ang buhos ng ulan na animoy mayroong bagyo. Makalipas ang isang linggo, matapos mailibing si Boy ay naging tahimik na ang loob ng bahay ng mag-asawang Gigintuan. Ramdam na ramdam ang kalungkutan na bumabalot sa buong bahay dahil sa nakakalungkot na nangyari kay Boy. Kahit tila walang gana, ay sinikap ni Brandon na tumayo mula sa pagkakasalampak sa sofa para makapagluto ng hapunan nilang mag-asawa. Dali-dali siyang dumiretso sa kusina para magsaing ng bigas at magluto ng kung anumang ulam na nasa refrigerator na maaari nilang ulamin sa gabing yon. Matapos siyang maisa lang ang sinaing, ay kinuha niya naman ang longganisa sa freezer para saglit na ibabad sa lababo para palambutin. Nagmuni-muni rin siya at inalala ang ilang masasayang araw na kasama ang anak noong nabubuhay pa ito. Sorry anak. Sorry. Bulong ni Brandon sa sarili kasunod ng pagpuna sa mga mata. Dahil naluhan na naman kasi siya matapos maalala si Boy. Sorry kung di ka namin nailigtas ng nagmama mo. Pagkatapos noon ay tiningnan na niya kung malambot na ang longganisa. Nang masigurong malambot na nga ang karne, ay sinimulan na rin niya itong lutuin. Kasunod noon ay nagtungo siya sa kwarto para silipin ang kanyang asawa. Naabutan nga niya si Bianca na umiiyak na naman, habang yakap-yakap ang mga damit at iilang gamit na naiwan ng yumao nilang anak. Bianca, hinimas-himas niya sa likuran ng asawa na umiiyak lang ng tahimik. Pagkalaon ay pinunasan niya ng mga luha ang asawa pagkatabi niya rito. Kakain na tayo, maya-maya ha. Kumain ka, mahal. Niluto kang paboritong ulam ng anak natin. Yung longganisa. Gumagralgal ang tinig ni Brandon habang nagsasalita. Pinipigil kasi niyang maiyak sa harap ng asawa. Sa isip ng lalaki ay kailangan niyang maging matatag sa harapan ni Bianca dahil kung dalawa silang malulugmok ay mahihirapan silang makaahon sa bagay na yon. Naluhan na naman si Bianca pagkarinig sa sinabi ng kanyang asawa. Paborito ni Boy ang longganisa kaya dapat kumain ka rin. Magtatampo ang anak natin kapag hindi ka pa kumain. Nasabi yon ni Brandon dahil ilang araw nang hindi kumakain ng ayos ang kanyang asawa. Ilang subo lang ng pagkain ang ginagawa nito at pagkatapos ay bumabalik na sa kwarto para yakap-yakapin ang damit ng anak habang naiiyak katulad ng senaryo ngayon. Tatawagin kita mamaya kapag luto na yung pagkain natin. Pagkasabing yon ay lumabas na kaagad si Brandon ng kanilang silid. Pagdating niya sa kusina ay doon na nga pumatak ang mga luha niya na hindi na rin napigilan. Nalulungkot si Brandon sa sinabit ng anak.
At nalulungkot din siya na makita ang asawa na sobra-sobra ang hinagpis dahil sa pagkamatay ni Boy. Kung pwede ko lang sanang kunin ang lahat ng sakit ng kalooban ng asawa ko, ginawa ko na. Wika ng isipan niya habang nagpupunas ng mga luha. Kailangan mo magpakatatag dahil ikaw ang haligi ng tahanan. Hindi titigil ang mundo. Kailangan magpatuloy. Dugtong pa niya sa isipan. Matapos ang tagpong yon, ay tumindig na nga si Brandon ng tuwid at nagpatuloy sa pagluluto. Nang matapos na hinainan niya kagad si Bianca ng makakain at dinala ito sa kanilang kwarto. Nang gabing yon, ay kumain naman ang babae dahil sa paborito nga ni Boy ang ulam na niluto ni Brandon. Pumatag kahit papaano ang pakiramdam ng lalaki dahil sa wakas ay naparami rin ang kain ng kanyang asawa. Matapos ang isang linggong halos ayaw na nitong kumain. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Katulad ng dati ay nagpatuloy sa katahimikan ng loob ng bahay ng mag-asawang gigintuan. Wala na kasi ang nagpapaingay sa kanila. Ang batang makulit at masayahin ay hindi na nila makikita kahit kailan pa. Habang pauwi si Brandon galing sa trabaho, ay eksaktong naipit sa mabigat na daloy ng trapiko ang sinasakyan niyang jeep. Nagdesisyon ng lalaki na bumaba sa dakong yon para saglit na lumakad na lang papunta sa bilihan ng pasalubong. Nakakita kasi siya ng mga nakahilera sa bangketa na may iba't ibang klase ng pagkain, gamit at iba pang bagay na pwedeng bilhin para kay Bianca. Sahod niya kasi nung araw na yon at naisip niyang dalhan ng pasalubong ang asawa para kahit papaano ay sumaya-saya naman ito. Ayos, ang gaganda rin ah. Aniya habang tinatahak ang gitna ng mga bangketa at kabilaan ang mga mata niya sa pagsulyap. Ngayon ko lang napansin na meron palang ganitong bangketa sa banda rito. Bulong pa niya sa sarili. Nasabi niya yon sapagkat ito talaga ang unang pagkakataon niya na makita ang nasabing lugar. Sa tuwing dadaan kasi siya roon ay bakanting lote lang ang kanyang nakikita. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki hanggang sa mapansin niya na walang taong naroroon maliban sa kanya. Nagtaka siya ng bagya kaya napabulong ulit siya sa sarili. Siguro katatayo lang nito kanina kaya wala pa mga taong nadaan. Aniya sa sarili habang patuloy na lumilinga-linga sa kapaligiran. Napansin din ni Brandon na walang mga tao sa mga tindahan ng pagkain. Kaya naman kahit gusto niyang bumili, ay hindi na rin niya nagawa hanggang sa mas maagaw ng kanyang atensyon ang tindahan ng iba't ibang klase ng mga banga. Tila ba nagniningning sa paningin ng lalaki ang mga banga, kaya naman hindi niya magawang alisin ang paningin dito. Magandang gabi o! Maligaya at nakangiting bigkas ng makisig na lalaki. Ano pong may paglilingkod ko? Napakaganda ng mga banga, hindi po ba? Napangiti naman si Brandon dahil sa kakaibang karisma na meron ang tindero. Hindi niya alam pero tila nakakaagaw ng pansin ang tinig nito. Bumili na po kayo. Siguradong magugustuhan niyo ang mga bangang itinitinda ko. Hindi lang ito maganda kundi magandang maganda. Ngumiti na naman ng makisig na lalaki kaya tila na hipnotismo na naman si Brandon. Kailangan ko nang may papasalubong sa asawa ko eh. Tila nahihiya pang wika ni Brandon sa tindero. Hindi ka nagkamali ng napuntahan. Ang mga banga ko ay pwedeng-pwede kahit saan, kahit pang regalo, dahil may dala itong swerte. Gusto mo ba yung Ginoo? Tumangutang ulang si Brandon habang pilit na napapangiti. Medyo na-weirduan kasi siya sa sinabi ng tindero. Sigurado ko bang magugustuhan ko, ng asawa ko yung banga na iriregalo ko? Oo naman, Ginoo, dahil matinding swerte ang dala ng mga bangakong ito. Gawa mismo sa mapagmahal kong kamay ang mga bangang yan. Kaya siguradong sigurado ako na hinding-hindi mo pagsisisihan kapag bumili ka. Hindi naman kaagad umimik si Brandon kaya muling nagsalita ang makisig na tindero. Oh, ano pang iniintay mo? Pumili ka na! Pagkasabi noon ay tila kumislap pa ang mga mata nito na napansin ni Brandon
Kaya medyo nakaramdam siya ng kakaibang kilabot pero hindi niya na masyadong pinansin ang nararamdamang yon sapagkat napatingin na siya sa mga banga. Pumili ka na, Ginoo! Sa tamang presyo, tsak na magiging maganda ang gabi mo! Pumili na nga ng banga si Brandon. Hanggang sa masulyapan niya ang isang kakaibang banga na ceramic at slightly conical ang hugis. May 12 pulgada ang taas nito at kasya ang isang pusa sa loob at iba pang bagay na kasing laki ng nasabing hayop. May mga nakaukit na kakaibang letra na mas nakakaagaw ng atensyon ni Brandon. Kulay lunti ang asul ang nasabing letra na nakapalibot sa kabuuan ng banga. Habang ang takip nito ay nakaukit naman ng mga matang lunti ang asul din ng kulay. Ang ganda! Wala sa sariling sambit ni Brandon na parabang naakit sa nasabing banga. Hindi ka nagkamali ng pinili, Ginoo! Mahusay! Nakangiting bigkas ng makisig na tindero na muli namang kumisla pang mga mata. Napili mo talaga ang pinakamagandang banga na aking binibenta. Alam mo bang mahiwaga ang banga na yan? Dahil nagdadala ng matinding swerte sa sino mang magmamayari nito. Ginawa ko yan ng punong-puno ng pagmamahal, Ginoo. Nawirduhan na naman si Brandon sa mga sinabi ng makisig na tindero. Sige, bibiling ko na. Magkano? Dahil ikaw ang unang mamimili ko, kaya ibibigay ko na to sa iyo ng libre! Nagitla si Brandon sa winika ng makisig na tindero. Hindi niya kasi sukat akalain na ibibigay ng libre ang banga. Ha? Sigurado ka? Siguradong sigurado, Ginoo! Nakangiting sambit ng weirdo at makisig na tindero. Hindi kaya tumalugi? Sambit pa ng isip ni Brando habang nagdadalawang isip kung kukunin ba ang banga o hindi. Huwag ka nang magdalawang isip pa, Ginoo, at kunin na itong banga! Binitbit ng makisig na tindero ang banga at iniabot kay Brando. Hinding-hindi ako malulugi sapagkat ako maswerte dahil ikaw ang nakatagpo sa bangang yan. Tadhana na na mapasayo ang banga! Sambit pa nito na tila nabasa ang kanyang nasa isipan. Dahil doon ay hindi na nakatanggi pa si Brandon. Kinuha niya ang nasabing banga at saka naglakad na palayo sa lugar na yon kahit ang totoo ay punong-puno pa rin ng pagtataka dahil sa inasal ng makisig na tindero. Habang palayo naman siya sa nasabing lugar ay muli na namang kumislap ang mata ng tindero kasunod ng isang ngiting makabuluhan. Pag-uwi ng bahay, ay naabutan ni Brandon ang asawa na nagluluto ng kanilang makakain. Mahal, nandito na ako. Bianca, nandito na ako. Dalian niyang nilapag ang banga sa dining table at saka lumapit sa asawa para halikan ito sa lobby at yakapin. Kumusta ang araw mo? Ayos naman. Tipid na tura ng babae na bumalik sa pagluluto matapos harapin ang asawa. Nagugutom ka ba? Paluto pa lang itong nilaga eh. Sige lang. Saka umupo si Brandon bago muling nagsalita. May pasalubong nga pala ako sa'yo. Pagkasabi niyang yun, ay muli siyang nilingon ng asawa. Tcharan! Isang banga! Sabi nung lalaki eh, swerte raw ito. Napapangiti niya pang sambit. Dahil doon ay napangiti din si Bianca at muling lumapit sa asawa para ito ay yakapin ng maigpit. Ano naman meron? Bakit mo ako binilan ng banga? Anong gagawin ko sa banga? Napaisip bigla si Brandon dahil sa tanong na yon. At pagkatanggal ng kanyang asawa sa pagkakayakap ay saka siya nagsalita. Ha? Oo nga no? Napapaisip niyang sabi. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ang ganda nga eh. Sagot ka agad ni Bianca. Ilalagay ko na lang sa kwarto, sa tabi ng mga picture ni Boy. Pagkasabi niyang yun, ay bigla silang yatahimik. Muli na naman kasi nilang naalala ang kanilang anak na ilang buwan na rin palang wala na sa piling nila. Ilang segundo rin silang kinain ang katahimikan. Mabuti na lang ay umingay na ang nilulutong ulam ni Bianca kaya nagkaroon ng pagkakataon para madistract ang mag-asawang gigintuan
mula sa pag-alala sa masalimuot na nangyari. Ay, luto na. Dali-daling lumapit si Bianca sa niluluto nito at saka pinatay na ang kalan. Kakain na tayo. Magsasandok na ako, ha? Napatingin na lang sa kanya si Brandon dahil alam nito na hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin silang mag-asawa dahil sa sinapit ng kaisa-isa nilang anak. Sige, ilalagay ko na muna itong banga sa kwarto, ha? Ani Brandon pagkalaon. Tumayo na siya at naglakad papunta sa kanilang silid habang ang kanilang asawa naman ay naghanda na nga ng kanilang kakainin ng gabing yun. Pagdating sa kanilang kwarto, ay dali-daling inayos ni Brandon ang mga picture frame ng anak at sa tabi ng mga yon, dun inilagay ang maganda't antigong banga na nakuha niya ng libre mula sa makisig na tindero. Napatingin siyang muli sa mga larawan ni Brandon, saka mapait na ngumiti. Ayaw man aminin ni Brandon sa sarili, hanggang ngayon ay matindi pa rin ang pangungulila niya sa yumaong anak. Alam niya rin na ganoon ang nararamdaman ng kanyang asawa at pinipilit lang nito na magpakatatag para sa kanilang kinabukasan. Namimiss ka namin ang mama mo, nak. Pabulong niyang sambit na gumagaralgal na naman ang boses. Muli na namang sumagi sa isipan ng lalaki ang masasayang araw kasama ang anak niya. Kaya na mga oras na yon ay nakaramdam na naman siya na matinding kabigatan ng kalooban. Pumatak ang mga luha ni Brandon nang hindi niya namamalayan, pero hindi niya ito pinigil. Mahal! Brandon! Bilisan mo! Nakain na ang pagkain dito! Naantala lang ang pagbabaliktanaw ng lalaki matapos madinig ang boses ng asawa. Nandiyan na, mahal! Saglit niyang pinahid ang mga luha at nag-ayos ng sarili bago bumalik sa dining area para magapunan kasama ang asawa. Mabilis na lumipas ang oras matapos nilang kumain at gawin ang mga naiwang gawain sa gabing yon, ay natulog na nga ang mag-asawa. Eksakto 10:00 na naman ay muling napabangon si Brandon dahil bigla na lang siyang nagising sa hindi malamang kadahilanan. Tumayo siya at nagtungo sa kusina para kumuha ng maiinom. At pagkatapos malamnan ng tubig ang tiyan, ay nagpunta muli siya sa sala. Binuksan niya ang TV at saka nagpalipas ng oras para lang muling antukin. Naglipat-lipat siya ng channel hanggang sa matapat sa isang palabas na mayroong kinalaman sa isinumpang kagamitan. Mahirap bumili ng mga kagamitan ngayon, lalo na'y antigo. Dahil karamihan kadalasan sa mga ito mayroong kaagibat na sumpa. O minsan, ang mga nagmamay-ari minamahala sa buhay. O di kaya naman nakakaranas ng mga kakaibang kababalagan. Kaya dapat, kapag tatanggap tayo o bibili ng isang bagay ipagdasal muna natin to. O di kaya pabindisyonan. Sabi ng matandang Ginoo sa pinapanood ni Brandon. Nang marinig niya ang mga sinabi sa TV, ay bigla na lang pumasok sa isip niya ang tungkol sa natanggap na banga. Naipapasang sumpa o kamalasan kapag tinanggap natin ang isang bagay mula sa nagbigay nito sa atin. Kaya ang payo ko lang sa mga viewers natin, ha, huwag tayong basta-basta tatanggap ng isang bagay, lalo na kapag hindi natin alam kung saan ito nanggaling. Pagkadinig sa mga yon, ay bigla na lang kinutubahan si Brandon. Unti-unti ring nagtaasa ng mga balahibo niya sa katawan dahil sa kakaibang kilabot na kanyang naramdaman na tila nanggagaling sa kung saan. Habang nararamdaman ng mga yon, ay nagpatuloy lang siya sa panunood at pakikinig. Ngayon, para mawala ang sumpa o kamalasan na naipasa sa atin, ang kailangan natin gawin isauli yung gamit sa namamay-ari nito. O kung hindi naman kailangan itong tanggapin ng iba ng taos sa kanilang puso. Nang sa ganun maputol yung kamalasan na maaari mangyari sa atin. Hindi na napigilan ni Brandon ang kilabot na nararamdaman. Tumayo kagad siya at papatay na sana ang TV nang bigla naman niyang narinig ng malakas na sigaw ng kanyang asawa mula sa kanilang kwarto. Brandon! Dahil doon ay nagmamadali siyang tumakbo pamunta sa kanilang silid at kaagad binuksan ang ilaw. Tumambad sa paningin niya si Bianca na nakasiksik sa isang sulok at nanginginig sa takot. Mahal, ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Niyakap niya ng maigpit ang asawa.
Tumuro naman si Bianca sa tukador kung saan nakalagay ang mga picture frames ng kanilang anak, pati na rin ang bangang natanggap niya mula sa makisig na tindero. May nakita ako nakatayo dyan! Nangangatal na tinig ni Bianca. Napatingin naman si Brandon sa dakong itinuturo ng kanyang asawa. Nakalipungatan ako. Akala ko nung una si Boy kasing laki niya eh. Kasing laki siya ng anak natin. Tapos nakita kong ngumiti siya. Kaya natuwa ako. Kaso nang lumakad na, bigla siyang lumaki. Halos umabot sa kisame. Tapos nakakatakot ang itsura niya. Napaiyak na ng tuluyan si Bianca. Baka masamang panaginip lang yun, mahal. Pag-aado pa ni Brandon sa asawa. Hindi, gising ako noon. Pupuntahan nga sana kita eh, kaso nakita ko na yung sinasabi ko kanina. Maniwala ka naman. Hindi na natapos ni Bianca ang sinasabi dahil nagsalita na kaagad ang kanyang asawa. Oo, naniniwala ako sa iyo, mahal. Naniniwala ako. Ani pa ni Brandon habang nakatingin sa banga at iniisip ang mga napanood niya tungkol sa mga sumpa-sumpa. Matapos ang pangyayaring yon, kinabukasan ay dali-daling dinala ni Brandon ang banga para ibalik sa makisig na tindero, subalit pagpunta niya sa bangketa ay nakapagtatakang wala na ang mga ito roon. Dito lang yun ah. Aniya na tila litong-lito sa mga nangyayari dahil bakanting lote na lang ang kanyang naabutan. Ang bilis namang umalis ng mga nagtitinda dito sa bangketa. Naisan ako ng lalaking yun ah. Dahil sa labis na pagtataka, ay nagtanong-tanong na siya sa mga taong malapit sa lugar na yon at iisa lang ang sagot na nakuha niya. Walang nagtitinda sa bangketa kahapon kundi isang bakanting lote. Nahiwagaan ng lubo si Brandon, pero para mapanatag ang kanyang kalooban ay itinapon niya sa nadaan ng ilog ang nasabing banga bago pumasok sa trabaho. Habang nagtatrabaho ng mga sandaling yon, ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang kababalagang naranasan. Guni-guni ko lang siguro yung mga pangyayari niyon. Tanong ng isipan niya sa sarili. Pero paanong naging guni-guni? Eh naiuwi ko pa nga yung banga at nakita to ng asawa ko. Dugtong pa ng isip niya na tila nakikipagtalo sa sariling diwa. Hanggang matapos ang oras ng trabaho ay walang ibang laman ang isip ni Brandon kundi ang tungkol sa mga kababalagang nangyari sa kanya. Nang mapadaan ulit ang sinasakyan niya sa dakong yon ay bakanting lote na lang ulit ang nakita niya. Dahil doon ay napahawak na lang si Brandon sa ulo dahil sumasakit na ito sa kakaisip niya. Ay, nawawala na ba ako sa katinuan? Tanong muli ng kanyang isipan. Pag-uwi ng bahay ay naabutan niya ulit ang asawa na nagluluto. Katulad kahapon ay niyakap niya ito tinalikan. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong niya sa babae na tumango muna bago tumugon. Oo, mahal. Ayos lang. Kauwi ko lang din eh. Isinama kasi ako nila kumari sa pamamalengke. Kahit papaano ay nakapaglibang-libang ako. Nakangiting sabi ni Bianca. Ayos yan, mahal. O paano? Sige, magbibihis muna ako ha. Sige, bilisan mo mahal ha. Lito na tong ulam eh. Magsasandok na rin ako. Pagkatango ni Brandon ay nagtungo na siya sa kwarto nila. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad kaagad sa kanyang paningin ang banga na nakalagay sa tabi ng mga picture frame ng yumao nilang anak. Pagkakita niya sa nasabing bagay ay otomatikong nag-angatan ng kanyang mga balahibo. Mula talampakan ay gumapang ang matinding kilabot papunta sa tuhod, sa tiyan, dibdib, batok at sa ulo. Paano? Bulong niya sa sarili na punong-puno ng kaba. Tila kinumutan siya ng takot ng mga sandaling yon. Nanuot ang takot sa buo niyang kalamnan hanggang sa unti-unti siyang makaramdam ng pangangatog ng tuhod. Kasunod ng kilabot na naramdaman ay unti-unting gumalaw ang banga na parang mayroong gustong lumabas mula rito. Bianca! Nang mga sandaling yon dahil sa matinding takot na nararamdaman ay parang umurong ang dila ni Brandon. Hindi na siya nakapagsalita at tila nabato na rin siya sa kinatatayuan habang nanginginig ang mga tuhod. Pagkatapos noon ay unti-unting bumukas ang takip ng nasabing banga.
hanggang sa isang itim na usok ang lumabas dito na kalaunan ay nagkaroon ng hugis. Hugis ng isang nilalang na katulad ng sinabi ng kanyang asawa kagabi. Matangkad ito at mahaba ang mga kamay. Namumula ang maliliit na mga mata at ang ngiti nito ay abot sa tengang matutulis. Nang umiti ito sa kanya, ay mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa makaramdam na ng pamamanhid ng katawan ni Brandon. Kasunod noon ay hindi na niya namalayan ang mga nangyari, bigla na lang kasi siyang nawala ng malay sa tindi ng pagkasinda. Pagkagising ni Brandon ay nasa hospital bed na siya at kaharap ang asawa at nakatayot inaantay siyang magising. Buti gising ka na. Masaya at naluluhang sabi ni Bianca kasunod ng pagyakap sa kanya. Kinabahan ako. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Bigla ka nalang nahimatay eh. Nasaan ako? Nandito ka sa ospital. Tipid na sagot ng babae. Buti na lang, wala naman nakita ang doktor. Sobrang pagod lang daw kasi sabi niya. Habang sinasabi yun ni Bianca, ay muling inalala ni Brandon ang mga nangyari. Nang maalala ang tungkol sa banga at sa kung anong nilalang na naroon, ay muli na naman siyang kinumutan ng takot. Mahal, Bianca, makinig ka mabuti. Wika ni Brandon sa asawa pagkalaon. Ano yun, mahal? Nalilito at nagtatakang tanong naman ng babae. Huwag kang babalik sa bahay na mag-isa lang ha. Magpasama ka sa mga kumari mo hanggat maaari. Naintindihan mo ba? Tumangutango si Bianca kahit punong-puno pa rin ng pagtataka. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Brandon. Kapag nakita mo yung banga na iniregalo ko sa iyo, kunin mo yon at ibigay sa iba. Siguraduhin mong ang pagbibigyan mo, itatanggapin talaga ito ng bukal sa puso ha. Hindi naman naintindihan ni Bianca ang mga sinasabi ni Brandon, kaya napakunot noo siya habang pinakikinggan ang asawa. Makinig kang mabuti, utang na loob. May sumpa o dalang kamalasan ng bangang yun at napasa atin ang sumpa. Kaya bago pa mahuli ang lahat at bago pa tayo makaranas ng hindi magandang bagay, kailangan maipasa mo ng banga sa ibang tao. Nang marinig yun ni Bianca sa asawa ay nakaramdam siya ng matinding takot. Paano? Paano ko gagawin yun? Totoo ba ang sinasabi mo, mahal? Naluluhang tumango si Brandon. Pasensya na, Bianca. Nagkamali ako eh. Tinanggap ko ng basta-basta ang banga na hindi ko alam na meron pala itong dalang kamalasan o sumpa. Ayaw ko mawala ka sa akin. Kaya bago pa dumalo yung sumpa, kailangan mawala na sa atin ang banga na yun. Dahil sa sinabi ni Brandon ay napaisip din si Bianca, ayaw niya rin mawala pa ang asawa sa kanya kaya naman sinunod niya ang sinabi nito. Nangyari nga na naipasa ni Bianca ang banga sa ibang tao, kaya napanatag ang loob nilang mag-asawa. Nang makalabas na si Brandon ng ospital, ay naging maayos naman ang kanilang buhay sa loob ng isang linggo. Subalit, hindi yun nagtagal. Isang gabi, habang naglalakad si Brandon pauwi sa kanilang bahay, ay bigla siyang sinalubong ng pamilyar na lalaki. Nagkamali ka, Brandon! Aniya ng makisig na tindero. Hindi naman nakaimik si Brandon dahil sa pagkabigla. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kausap. Hindi naputol ang sumpa dahil hindi naman si Bianca ang nakatanggap ng banga, kundi ikaw! Ikaw dapat ang nagbigay nito sa ibang tao! Dahil sa ginawa mo, ipinahamak mo ang iyong asawa! Eksaktong pagkasabi noon ng makisig na tindero ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagsabog. Nang mapalingon si Brandon sa pinanggalingan ng malakas na pagsabog ay nakakita siya ng malaking apoy. Habang nakatingin sa dakong yon, ay sakalang naunawaan ng lalaki na ang kinaroroonan ng malakas na pagsabog ay ang mismong bahay nila. Bianca! Napatakbo siya sa kanilang bahay at naabutan na nga itong tinupok ng apoy kasama ng kanyang asawa na naiwan sa loob nito. Namatay si Bianca sa sunog dahil sa pagsabog ng tangke ng gas na pinaglulutuan. Laking pagsisisi naman ni Brandon sapagkat hindi pala naputol ang sumpa. Matapos maapula ang apoy, ay iniabot ng firefighter sa kanya ang banga.
na tanging naisalba mula sa nasunog nilang bahay. Wakas!